Ano, paano bang hindi mababawasan ng subscribers mo? Dahil ang ginagawa ng ibang mga vlogger, guys, ito ang ginagawa nila. Bago pa lang sila mag-open ng intro nila, sinasabi nila ganito, guys, ha. Base po ito sa aking karanasan dito sa aking paano ba hindi mababawasan ang mga subscribers mo? At kung gusto mong malaman, panoorin mo to. Guys, welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Duday, ang Superbox ng Bayan. Kaya ka naman pumunta dito sa channel na to kasi nabasa mo sa thumbnail na paano ba hindi mababawasan ang mga subscribers mo. At kung gusto mong malaman, panoorin mo to hanggang dulo, no? So ito, guys, mga naka-film na to, guys, oh. Ano na to sa ano ko, cellphone ko, naka-compile lang po sa cellphone ko, no. Yun po, no. So yun na nga, guys, no, kasi napansin ko na masid-masid ko sa mga vlogger dito kung bakit ba hindi nababawasan, kung bakit nababawasan yung mga subscriber na, nila, no. Paano bang hindi mababawasan ang subscribers mo? Una-una, guys, 'di ba? Sabi niya is manood ka ng 3 minuto. So habang dapat nagsasalita ka sa loob ng sa camera, guys, no, patapusin mo yung 3 minuto, tsaka ka magsasabi ng please like, share and subscribe my YouTube channel. Kaya hindi pumapasok yung subscribers mo dahil ang ginagawa ng ibang mga vlogger, guys, ito ang ginagawa nila. Bago pa lang sila mag-open ng intro nila, sinasabi nila ganito, guys, ha. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. Na hindi dapat ganun, guys, na sa una pa lang hindi mo sasabihin na please like, share, and subscribe my YouTube channel. Dapat patapusin mo yung 3 minuto, no? At ito pa ang example, guys, no? Pagkatapos ng 3 minuto, kung napapansin nyo sa mga video ko, guys, napapansin nyo, kada 3 minuto ko tinatapos muna bago ako magsasabi ng please like, share, and subscribe. So ganun po yung gagawin nyo, guys, no? Patapusin nyo ng 3 minuto ang inyong video bago kayo magsabi ng please like, share, and subscribe. Kaya nababawasan yung mga subscriber nyo. Ayun po yung dapat, no? Doon kayo magsasabi ng tatlo. Ayun po, ito, base po ito sa aking karanasan dito sa aking pag-YouTube. Kasi ipapakita ko sa screen, ayan, guys. So ayan po yung ebidensya na itong May, guys, naka 168 or 169 na subscribers na tayo, na hindi siya lumagapak. Kasi ginagawa ko nga itong strategy na to para makatulong din sa subscribers ko. Ayun po yung ginagawa ko, na sinishare ko sa inyo pati sa YouTube journey ko dito kung paano ko napapaangat konti-konti, kahit konti-konti, yung aking mga subscribers. Ganun po ginagawa ko, guys, no? Nakita ko itong strategy na to na ginagawa rin ng ibang mga vlogger. Kasi napapansin nyo kailangan chinkitan, di ba? Nagsasabi sila 3 minuto yan. And then sa huli ng video, nagsasabi rin sila ng pang 6 minutes, nagsasabi rin sila ng please like, share, and subscribe, no? Mas mabuti, guys, this, and then, guys, is may mga icon kayong nilalagay na mga alert para nai-inform ngayon yung mga subscriber nyo na i-subscribe talaga nila. So eto, guys, effective talaga yan, guys, no? Papasok talaga yan, guys. Nakikita ko rin kasi sa mga video ko, nagtitrending na rin yung, kasi kahit papaano, guys, may mga video na tayo nagtitrending, no? Sa loob ng isang araw, nakakaano tayo, guys, nakaka 1k na rin tayo kahit papaano. Minsan pa nga may sunod-sunod na araw, guys, na nakaka 1k na tayo na. So, nakaka-1k na tayo na views, guys, no? Papakita ko sa screen yan, guys, no? And then, guys, maraming salamat din po pala is yung mga videos po natin is nasasuggest na po. Sinasuggest po nila. Hindi ko po alam kung sino po ang nagsasuggest, no? Siguro po, informative din talaga yung aking mga videos. Ayun po yung napapansin ko lang, guys, ha? Nakikita ko sa analytics ko, guys, na sinishare nila yung mga sinasuggest yung video ko ni YouTube. Yun. So, magandang technique rin to, guys, na araw-araw dapat din tayong merong, kung kaya nyo lang, guys, ha, araw-araw din dapat tayong may upload sa ating YouTube channel para isuggest talaga to ni YouTube, no? Kasi minsan pag nanonood kaya ako, guys, ng mga video-video, nakikita ko na yung video ko nandun na, nasasuggest na talaga siya, no? Ganun po yung strategy na ginagawa ko talaga, guys, kahit papano na umaakyat po paandar-andar yung ating views, yung ating subscribers, no? Etong May po nga, guys, naka 169 or 68 tayo, no? And then sinasuggest na rin po siya ni YT, no? So ganun po yung technique ko, guys, ha, paano hindi mabawasan ang subscribers mo. Eto pa, guys, paano hindi mabawasan ang subscribers mo. So, guys, 'di ba sa mga pelikula, napapansin mo, 'di ba? Gumagawa sila ng trailer. Bakit hindi mo gawin? Kung bago, kahit bago ka pa lang, guys, ha, gawin mo, kasi effective din 'to, guys, na nung gumagawa ako ng mga trailer ng mga vlog ko, guys, is
medyo lang naman. Medyo may nagbo-views talaga na dati 100 views lang ako. 300. Ngayon pumapatak na siya ng 500 to 400 views. Kaya nagugulat din ako na malaking tulong din para madagdagan yung subscriber mo sa mga trailer din, guys, no? So ayun, guys, no. Hindi lang naman din sari-sari store ang gusto kong ituro dito, kasi gusto ko meron kang makuhang tip sa akin, no, as a one year na as a one year na vlogger dito. Kahit pa paano, nakakaalam-alam na rin po ako ng strategy kung paano ko palaguin yung aking channel, no. Hindi man mabilis yung pag-asenso ng channel ko, pero at least nakakakuha ako at nakakapagbigay ako sa inyo ng tip kahit pa paano, guys, no. Pakunti-kunti lang, no. Hindi ko naman kasi din minamadali itong pagbablog ko, guys, no. Ang pagbablog ko, guys, isa akin lang yung natural ko lang na ginagawa dito sa sari-sari store, na nasa sa inyo po kung maniniwala po kayo. So ito po yung tip ko, ha, paano hindi mabawasan yung subscribers mo sa inyong YouTube channel, no. Una-una din, guys, no, pumili ka ng clickable, no. Mag-isip ka ng clickable na thumbnail, no. Thumbnail, no. Ibig sabihin, kahit maikli siya, is mapapaklik ngayon yung tao sa iyo. Yun. So doon din hindi mababawasan yung ano mo, yung subscribers mo. Dapat ganun, guys, no. Kasi, guys, unang-una, guys, kasi pag kinlik nila, interesting, di ba? So panonoodin niya ngayon hanggang dulo yan. Ayun yung pinaka the best doon, guys, no. So sa thumbnail pa lang, ala, may hugot to, ah, di ba? Ganun. Sa thumbnail pa lang, guys, is mapapaklik na sila. What if pa pag tinapos nila, nakikita ko rin kasi, guys, na kahit papaano is mga kalahati tumatapos ng mga video ko. Oo, ay nakikita ko konti lang din, pero ang mahalaga din, guys, is dun sa thumbnail ka din mag-focus, no. Galingan mo yung thumbnail, kasi may mga gifted naman na talaga na vlogger na kahit na okay, hindi naman masyadong magandaan yung thumbnail nila, pero kiniklik. Kasi nga, ang gusto kasi talaga ng mga tao is informative, lesson, inspiring. Ayun talaga yung gusto ng mga tao, na meron silang mapupulot sa iyo, no? Mapupulot sa iyo na may mapupulot sa iyo na learning ang mga tao, kasi gustong-gusto nila yung ganun. Kaya ngayon, ang sikreto diyan, inaabangan ka na ngayon, 'di ba? Inaabangan ka na kung ano yung mga upload mo, mga learnings mo, 'di ba? Ganun yun, guys, no, para hindi mabawasan ng subscribers mo. Dapat i-maintain mo yung ano, learning doon sa iyong pagba-vlog. Kasi pagka may learning sa pagba-vlog mo, maraming mai-inspire sa iyo, 'di ba? Hindi lang ako, hindi lang sila, marami talaga kasi kakalat yung video mo, kasi i-share nila 'yan sa iyo. I-share nila yung video mo. Kaya malaking tulong na dapat bawat viewers mo, binibigyan mo ng learning, no? Learning yun, ha? Ayun ang sinasabi ko dito sa vlog ko na to, guys, no? Para hindi mabawasan yung subscribers mo. Lightening. I-lightening mo yung ano mo, yung thumbnail mo, kasi yung thumbnail talaga ang magbibigay tulay sa pagbukas ng YouTube channel mo. Kasi yun ang napapansin ko, guys, eh, yung mga talagang maikli lang yung mga title ko, di ba? Pero pag kinlik mo, di ba, kahit papaano sa dulo may mga lesson siya, kasi gusto yun ng mga subscribers natin, na kahit papaano is may lesson tayo mapupulot sa mga vlogger. Ayun po, kaya nag-click sila, kaya nagsusubscribe sila sa iyo, kasi may lesson silang napupulot sa iyo. Ayun din, para hindi mabawasan ang subscribers mo, i-maintain mo yung lesson sa iyong pagba-vlog, no? Ganun po. Eto, guys, para hindi rin mabawasan ang subscribers mo, yung damahin mo yung pagba-vlog mo. Ibig kong sabihin, guys, is maramdaman ng viewers mo na talagang interesado ka na matuto sila. Ayun, ipadama mo sa kanila. Ito po yung pinaka-final ko, kasi kaya nagsusubscribe nga sa atin ang mga viewers natin. Dapat ipadama natin sa kanila, kahit nandito lang tayo sa camera, na importante sila, no? Sagutin mo yung mga katanungan nila kung hanggat maaari. Ayun po yun, sagutin mo yung mga comment nila dyan sa baba hanggat maaari. Kasi dyan pa lang hindi kanila i-unsubscribe, eh. Totoo yan. Kasi minsan talaga madalang tayo sumagot, dahil nga syempre sari-sari store owner tayo, marami tayong ginagawa. Sana naman din is maunawaan, pero ayang mga katanungan nyo, sasagutin din yan ng mga vlogger dito sa sari-sari store, no? Maraming salamat po, guys, so sana natutunan nyo po yung sinasabi ko dito, na dapat kapag magbablog ka, 3 minutes, ha, bago ka magsabi ng please like,
share and subscribe. Kasi dagdagan mo pa to ng another 3 minutes para talagang pasok na pasok talaga. Kung makalimutan man niya, guys, no, talagang pasok na pasok talaga yung 3 minutes pa, no, na paki-click na talaga 'yan. Kaya guys, kung hindi ka pa naka-subscribe dito sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video. Eto guys, yung video ko guys, nakaipon lang talaga to, no? Pare-parehas po yung suot ko, pasensya na po. And learning naman po yung gusto nating ibigay dito, kaya okay lang po to, no? So maraming salamat po. Tumatagal na, 9 minutes na. Please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video. Bye-bye! Thank you for watching, guys!